Hi everyone! Welcome back to my channel. Para po sa mga baguhan, kung bago ka po dito sa channel ko, ako nga po pala si Donna Aquino, ang inyong ka-Inday at ka-OFW from Hong Kong. Ngayon po, gagawa po ako ng content tungkol po sa OWWA training. Kung ikaw po ay aspiring overseas Filipino worker soon na bound to Hong Kong, para po sa inyo ang content na to. Makinig po kayong mabuti para po mabigyan ko kayo ng konting tips or idea para po maipasa nyo ang OWWA training. Kasi itong mga ibibigay ko pong mga simpleng dahilan, yun po yung mga common or basic na reason na bumabagsak po ang isang aplikante. Kung tutuusin, kayang-kaya naman po nating iwasan kung masusunod lang po ang rules ng teacher, yung rules ng premises sa OWWA Training Center. So without further ado, simulan na po natin. And iyon nga po guys, pag pinadala po kayo ng agency sa OWWA Training Center, ibig po sabihin noon, meron na po kayong employer. Right after na mapasa nyo po ang OWWA training, ang kasunod po noon, magme-medical na po kayo. Yung last na medical nyo na usually po pregnancy test na lang po yung last bago po kayo mag-flight bound to Hong Kong. So, sisimulan ko na po yung topic natin. Sa OWWA training, required po tayo ng 3 days consecutive na mag-training po tayo doon. Lucky nga po tayo dahil 3 days lang po ang ni-required sa atin. How much more po yung mga Indonesian na I heard 3 months to 6 months po sila sa training center nila bago sila mapadala sa Hong Kong. Kaya po, mas lamang po ang mga Indonesian na fluent po sila sa Cantonese dahil mas mahaba po yung training nila. Tayo po, 3 days lang. Kaya po, make sure po na galingan na po natin at make sure po na ipasa po talaga natin yung OWWA training natin. So, ano po ba yung mga rules sa OWWA Training Center na dapat po nating sundin? Number one na po dyan ang be on time. Ano po ba yung ibig sabihin ng be on time? So, sa be on time po, wag po natin i-apply doon yung Filipino time. Kung nasanay po kayo sa Filipino time, wag nyo po yun i-apply sa training center. Kasi sa training center, tinitrain na po kayo dyan ng mga rules po dito sa Hong Kong. Kasi yung mga ibang lahi po, particular po sila sa time, kailangan po maging respectful po tayo sa time na pag sinabing sharp 8 a.m. in the morning, mag-arrive po tayo ng kung po pwede po 30 minutes before ng time po na mag-i-start yung training. Kasi po mahalaga po talaga na maging respectful tayo sa time. Kung doon pa lang po sa rule number one, hindi na po natin masunod, how much more pa po yung mga susunod na rules. May tendency po tayo na bumagsak. Kasi po, pag na-late po kayo doon, kahit po minutes lang, hindi na po kayo papapasukin ni teacher. Ganun po sila ka-strict sa training center. Kaya po, dapat po natin sundin. Rule number two. Sa rule number two po, dito po papasok ang bibigyan po tayo ni OWWA Training Center ng ID. So, yung rule number 2 na policy is no ID, no entry. Kahit naman po sa ang premises, ang school o offices, hindi po tayo basta-basta makakapasok kung wala pong ID. Kasi, iyan po mahalaga po yung OWWA identity card natin para mag-register doon at may number po yon. So, lagi-lagi po nating suot yun the whole time na nagtitraining po tayo doon sa loob ng premises po nila. So, remember po, no ID, no entry. So, wag pong kalilimutan yan dahil may tendency po na kahit 5 minutes lang kayong malate at wala po kayong ID, hindi na po kayo papapasukin at babalik po kayo. Dadagdagan nila yung araw nyo, magiging 4 days na po kayo noon. So, strike na yon, another strike for them. So, rule number 3 naman po tayo. Sa rule number 3, papasok po dito ang dress code. Ano po ba yung dress code? So, i-explain ko po. Sa OWWA Training Center, kailangan po doon naka-proper attire po tayo. Naka-polo shirt po tayo na white na ganito,
na may collar. Bawal po doon yung mga revealing clothes, like yung naka-single line ka sa mga babae, nakita yung cleavage nyo, naka-miniskirt ka or naka-short ka. Ang ina-accept lang po nila, yung naka-polo shirt no, with collar, then naka-pants po kayo, naka-proper shoes po kayo. Bawal po yung mga naka-high heels, naka-sandals, naka-chinelas, hindi po kayo papapasukin. Sundin po natin yung dress code doon sa training center. Kasi kaya nga po kayo pinadala sa training center, again and again, magte-training na po tayo, kailangan po natin sundin yung mga rules na ipapatupad nila. In that way po, na pumasa kayo sa training center, sa nasunod nyo yung mga rules and regulation doon, kaya nyo rin pong sundin yung rules dito pagdating nyo sa Hong Kong. Unang-una na po ang mga Chinese, particular sila sa rules. Kahit po hindi Chinese, kahit other nationalities, may mga rules po talaga na binibigay na kailangan pong mag-comply sa domestic helper na sundin po yung mga yon. Sa mga lalaki naman po, naka-t-shirt din po with collar, naka-pants din, bawal po yung naka-short, naka-puruntong, o yung mga pantalon na mga ripped jeans na pagkalalaki ng butas, bawal po yon. So, number 4. So, sa number 4 na rules po, they don't tolerate po yung cheating. So, study well po tayo. Bibigyan po nila tayo doon ng booklet about Cantonese world, about Cantonese word. Booklet po yon na compilation na po doon ng mga, doon na po tayo mag-a-answer, doon na rin po yung mga test, tapos yung mga vocabulary na andun na po sa booklet. So, pag binigyan po tayo noon, sa bahay pa lang po, mag self-study tayo, basahin po natin, aralin po natin mabuti, at i-practice po natin yung pagsasalita ng Cantonese. Tapos, pwede naman po tayo mag-advanced study through YouTube po, na manood po tayo ng mga video doon na kung paano po i-pronounce. Mag-advance po tayo para po pagdating sa klase, hindi po tayo nangangamote. At hindi rin po tayo po pwede doon na mangopya kasi ibabagsak na ibabagsak ka talaga ni teacher. So, kailangan po mag-study po tayong mabuti. Do it by heart po yung pag-aaral ng Cantonese kasi benefits mo rin yun para sa sarili mo na ma-level up mo na hindi na lang English, Tagalog ang alam mo lang language. Matututunan mo na rin yung basic Cantonese. Yung iba po mga nag-e-excel dyan kasi pagdating dito, mga bedridden o yung matandang no English at all talaga yung language na no choice talaga na Cantonese the whole time yung salita ni Inday. So, iyon po. So, kailangan po natin talagang mag-aral ng mabuti. In addition nga pala doon sa dress code, kailangan din po natin magdala. Wag po natin kakalimutan na magdala po tayo ng cardigan o yung mga light jacket. Kasi po sa loob ng classroom, napakalamig po talaga ng temperature. Sinadya po talaga nilang lamigan yun kasi tinitrain na po kayo sa winter season. So, hindi po mag-a-adjust sa inyo si aircon o si teacher pag giniginaw kayo. So, magbaon po kayo ng jacket para po komportable po kayo sa lamig habang nag-aaral kayong mabuti. At saka makinig po kayo talagang mabuti kay teacher na pay attention, maging attentive kayo sa mga discussion kasi hindi nyo alam kung bigla-bigla na lang tatawagin kayo at hindi ka makasagot. Ikaw din ang mapapahiya kasi marami kayo doon. I remember nung sa batch namin, nasa 60 kami noon, talagang siksikan kami noon sa upuan hanggang sa may likuran. Kaya mag-pay attention talaga kayo, makinig na mabuti. So, continue na po tayo sa discussion. So, sa day one pa lang na pagpasok nyo, itatackle nyo na sa lecture ang sa discussion ang learning Cantonese tones. Ano po ba tong Cantonese tones? Sa Cantonese po kasi meron po silang anim na tones.
So, iyon po yung basic na ituturo sa inyo sa first day pa lang ng klase po. Ano-ano po yung mga tones na yon? So, meron po silang high tones, middle tone, rising tone, low tones. Ituturo po yun sa inyo. Tsaka meron po kayong, mapapansin nyo po sa booklet, meron pong mga numbering yon. Halimbawa, yung syllables, may number 5 sa huli, o may number 1. Iyon po yung mga tones po. By category po yun, kung paano nyo bibigkasin, kung malakas ba, tataasan nyo yung boses nyo, o ibababa nyo yung boses nyo, o middle tone lang, o yung rising tone na katumba sa English na question mark na patanong. Ituturo po yun sa day 1. Hindi ko na po masyadong elaborate kasi hindi po ako ganun ka din ka-expert sa tones. Medyo hindi po ako native speaker, so basic lang din po yung alam ko. So proceed po tayo sa pronunciation of words and syllables. Ayan po. Pronunciation of syllables and word. Ituturo po din yan kasi sa Cantonese, mapapansin nyo, may mga letters po sila na example po yung pangalan ko. My name is Donna. So, ang letter ng name ko starts sa letter D. So, sa Cantonese po, hindi po nila kayang i-pronounce yung letter D. So, yung letter D, it sounds letter T. So, it sounds like this po yung name ko sa kanila pag tinatawag nila ako. At nasanay na po rin ako sa intonation na yun. So, sa Cantonese, ang tawag nila sa akin, To Na. So, To Na. Ayan po sa Cantonese kasi wala po sila ng pronunciation ng letter D. So, replacement po ng letter T. So, dito, ang naging pangalan ko naging Tona. Naging sounds pa na Tone of Fish. Pero hindi po iyon yun. Ganun lang po yung way ng pronunciation nila. Wala po sila ng letter D, letter B, mga wala sila niyan. So, mapa-find out nyo po sa training center kung bakit ganun ang pag-pronounce nila. So, tayo nagagalit. Ano ba yan? Simple-simple lang ng pangalan ko, hindi kayang i-pronounce. Kasi po, iyon po yung consonant nila, yung way ng pronunciation nila sa Cantonese. Kaya wag po natin silang pipintasan kung bakit hindi nila ma-pronounce yung simple letters, simple syllables na D, B. Kasi ganun po talaga yung consonant nila. Yung pronunciation, yung syllables nila, ganun po. So sa day 1, papasok din po dito ang counting ng 1 to 10. Yung basic po ng 1 to 10 na numbers. So, ang technique po dito, nung time na nagte-training ako, sinulat ko po sa yellow pad yung numbers na 1 to 100. So, pag nasulat nyo po yung 1 to 100, kaya nyo na pong, tas na-memorize nyo, kaya nyo na pong i-recite ang 1 to 100 na numbers kung ano po yung task na ibigay ni teacher sa inyo. Ang keyword lang po doon, sauluhin nyo yung 1 to 10 na numbers. Kasi once na saulo nyo na po yung 1 to 10 na numbers and then yung by tens, like 10, 20, 30, 40, madali na po ninyong sundan yung pattern kung paano po magbilang in Cantonese. Iyon po yung mga ituturo. Excuse me. Usually, madali lang po yan yung counting na yan. Kasi katulad po ng 1 to 10, yung 0 nila is ling. So, 1 to 10 is yat, yi, sam, say, lok, chat, bat, kau, sap. Sap is 10. So, pag 10 plus 1 equals 11, paano po sasabihin yon? So, magiging labas po noon, 10 is sap, tapos yung 1 is yat. So, magiging sap yat. Sap yat is 11. Hope clear yung paliwanag ko. So, sa day 2, papasok po sa day 2 ang self-introduction. Ito na po papasok sa day 2 ang self-introduction.
introduction po natin para sa sarili. Ano po yung mga basic information sa self-introductory in Cantonese? I-state mo doon yung name mo, your name, your age, where do you live, your civil status po. Optional po yun kung gusto mong i-mention or hindi. Magko-compose po kayo ng sentence in Cantonese na include po yung information na yun doon. Tapos, practicein nyo po yun para pag natawag kayo ni teacher, kaya nyo pong i-explain in Cantonese yung self-introductory nyo. Example po yung, my name is Donna. Ngo hai Donna. Meaning, I am Donna. Ngo hai Donna. I am Donna. Ganun po. Madali lang naman po kung basta makinig kayong mabuti kay teacher at talagang by heart po na gusto nyong matuto, talagang mag-i-excel po kayo sa pag-aaral. Sa dito rin po, bibigyan po kayo niyan ng sitting arrangement. Hindi po kayo makakapamili. Basta pagpasok nyo dun sa premises, sasabihin sa'yo ni teacher, dito ka umupo. So, yung number nyo, may mga number yon. Tatandaan nyo po yung number nyo. In Cantonese, halimbawa yung number mo is number 1. So, sit yat ka. Yung number mo, ang tawag doon, hiyat in Cantonese. Lagi nyo po yun itanim sa isipan nyo at lagi nyo pong tandaan. Kasi during recitation at panagtawag si teacher, hindi po kayo tatawagin by names. Hindi po kayo tatawagin na, Tona Aquino. Hindi po kayo tatawagin na ganyan. Ang sasabihin ni teacher, yat. Pabigla. So magugulat ka. Kailangan pay attention ka. Dahil hindi niya tatawagin yung pangalan mo. Sa number mo, ikaw tatawagin. So, kailangan alam mo yung number mo in Cantonese para hindi ka din napapahiya at hindi ka mapapagalitan. Kasi yung teacher dun talagang napaka-strict. She don't care kung mapahiya ka or tingnan ka ng mga kaklase mo pag napatayo ka na hindi ka nakasagot. Nakakahiya po talaga, kaya kailangan mag-aral po tayong mabuti. So, clear na po tayo sa day 2. Doon din po sa day 2, papasok na rin po pala doon yung recitation. Yung sa recitation po na yun, usually yung ginagawa, kung napili ni teacher yung number mo, halimbawa yung number ko, number 1, so yat. Pag tinawag niya yung yat, tatayo ako. Depende yun sa task na kung anong gustong ipagawa ni teacher. Po pwedeng pagbilangin niya ako ng 40 to 50 or 50 to 70. Kaya po dapat memorize niyo po 1 to 100 kasi hindi niyo po alam kung ano pong numbers doon yung i-recite niyo. Po pwede din na ibigay ni teacher doon is yung magsi-self-introductory ka in Cantonese. Ipapakilala mo yung sarili mo in Cantonese. Po pwede rin na merong ibibigay si teacher na English phrases tapos ita-translate mo in Cantonese. Mga ganun po yung recitation doon. So, hindi nyo po alam, mabibigla kayo kung anong ipapagawa ni teacher. Kaya kailangan talaga pay attention ka to the max from day 1 to after day 3 sa assessment nyo. Kasi proud ka din sa sarili mo kung yung lahat ng question ni teacher, nasagot mo, pinalakpakan ka ng mga classmate mo, magiging proud ka rin po nun sa self mo. So, papasok na po yung day 3. Day 3, ito na po yung final assessment day. Dito na po pumapasok yung mga bumabagsak. Kasi nga, ang mga reason ng bagsak nila, yung mga simple rules na hindi na-comply, na hindi nasunod, katulad ng no ID, no entry, tapos yung late, tapos nahuli ng cheat, hindi kasi doon tinotolerate, tsaka mapapahiya ka kung nag-cheat ka, nakita ka ng ngopi at hindi mo na-explain yung gawa mo, or meron kang katabi na kinu-coach ka,
dalawa kayong mapapagalitan. So, sa day 3 po assessment, eh, ganito po yung ginagawa. Si teacher po, ia-assign kayo ng A, B, A, B, A, B. Ano po yung A, B, A, B? So, by twos po yung gagawin ni teacher. So, partner po kayo ng kaklase mo. Either ikaw si A or depende na yun sa kaklase mo kung sino yung gusto maging A, kung sino yung maging B. Depende na yun sa pag-uusap nyo. Kasi magbibigay, mag-a-assign si teacher sa assessment nyo ng kung anong task na naman ipapagawa nyo. Doon na po yung conversational na gagawin nyo. Medyo mahaba-haba na po yun dahil kasi conversation na yun na dalawa kayo ng kaklase mo. So sa mga situational na conversation, may mga topic po yan na answering the phone calls. Ayun po yung conversation 1. Yung conversation 2, into the park. Conversation 3 is into the market. If I remember, yung napunta po sa akin na conversation is into the market. So, dalawa po kami ng partner ko, i-practice po namin yung conversation na yon. Ako po sa letter A, siya sa letter B. So, i-practice nyo po yun ng araw-araw. Basta may time po kayo, basahin nyo ng basahin yung booklet nyo para po ma-memorize nyo po yung conversation. Kasi sa assessment day po, tatayo kayo dun sa harapan po ng mga kaklase nyo. Abitus po kayo nun. Doon na po sila magbe-base kung pasado kayo sa assessment nyo from day 1 to day 3. Day 3 po yung pinakamahalaga kasi yun po yung medyo mahirap kasi medyo mahaba-haba po yung conversational doon. So, sa conversational talagang dalawa kayo ng kaklase mo na Cantonese na yun na sagutan nyo ng tanungan. So, kailangan kabisado nyo yung line nyo sa isa't isa. Kung masipag ka po mag-memorize at very healthy pa yung brain mo, po pwede na rin pong sauluhin mo yung part ng kaklase mo para at least hindi kayo nawawala sa sequence. At kung medyo naman po poor memory na po tayo at nagkakaedad na, yung part nyo na lang po yung sauluhin nyo. Doon po na yun sa assessment, nakikinig po yun si teacher at meron pa siya yung kasamang assistant na teacher doon. Papakinggan yung conversational nyo, i-grade kayo kung na-perform nyo yung conversational na okay yung pronunciation nyo, na wala kayong na-miss na lines, at maganda yung projection nyo ng kasama mo. Doon po sila na nagbe-base ng grade. Kaya po sana sa conversational, galingan na po natin kasi last na po yun, assessment day na po yun. Ipakita po natin yung the best natin kasi lahat po tayo tatayo doon sa harapan by twos at ipapakita po natin yung lahat-lahat po natin na natutunan. Nakakahiya naman po yung lahat ng mga kasama natin na nakapasa, ikaw na nasa harapan na nakaupo ay hindi mo pa natutunan at ikaw pa yung bumagsak. Nakakahiya po yun, kaya po mag-aral po tayong mabuti. Iyon po, hoping po na may naibigay po ako sa inyong tips and idea about sa OWWA training. Kung bago ka lang po dito sa channel ko at kung feeling nyo po malaking bagay po yung naibigay kong tips, don't forget to like and subscribe po at mag-comment down below na rin po kayo kung nagalingan po kayo, kung nakatulong po ba yung tips na binigay ko. At any suggestion po, pwede po kayong mag-comment sa comment section kung ano po yung mga katanungan nyo regarding sa OFW life na kaya ko pong masagot at mabigyan ko po ng kayo ng idea. Why not po na magbigay po ako ng kaalaman sa mga aspiring OFW bounded to Hong Kong. Kaya po, para po sa mga first-timer abroad, yung content po na to para sa inyo. Hoping na bigyan nyo po ako ng likes and thumbs up and comment na rin po. Hanggang sa muli, see you sa next video ko. Ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong Kainday OFW from Hong Kong at ang inyong kasay ko. Hanggang sa muli, see you next time. Paalam!